Hello Leo, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang advice ng mystical cards para sa mga Leo. Gumagamit ako ng mystical cards at saka angel number para kung hindi ka man mag-resonate sa mga tarot cards ay meron kang guide. Angels and guides, please guide us. Ano ang advice ng mystical cards para sa mga Leo? Clarity. Let me trust my deepest instincts in all ways, especially when matters are unclear. May my own holy intuition always guide the way. Divine timing. The divine brings things in the timing that we need. Nothing comes before we're prepared, nor leaves too early. May I always trust your perfect and holy timing, dear Lord. Work. I'm now available to receive all who can benefit from my work. Use me to relieve suffering on the planet. May all who need me find me. The divine is my complete source for all prosperity and will provide. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin kung ano ang malakas na energy para sa mga Leo. Ano ang naiisip o nararamdaman ng person mo? At ano ang advice para sa mga Leo? Itong reading na ito ay timeless reading, general at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo o ikaw. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Angels and guides, please guide us. Ano ang malakas na energy para sa mga Leo? Ang mga cards mo ay 10 of Wands, the Hermit, at 5 of Pentacles. Base sa mga cards na ito, ang ilan sa inyo, ang dami mo responsibilidad. Hindi ba pwedeng hati-hati kayo ng person mo or ng family? Kaya kung ang ilan sa inyo makahanap ka ng time para makapagpahinga, sulitin mo. Bigyan mo ng reward ang sarili mo at saka yung katawan mo sa pagpapahinga, yung ma-enjoy yung time mo sa sarili lang. Siyempre, may mga Leo na gusto ng kasiyahan eh. Pero kung yan yung makakatulong, makakabuti sa iyo. Kaso guys, sa kaka-worry mo na may kakulangan sa financial at saka may mga challenges na dumarating sa buhay mo, naaapektuhan na yung health mo. At ang advice ng mga cards ay paunti-unti magkakaroon ng improvement ang buhay mo, lalo na at nag-e-effort ka. Pero ang dapat mong mas unahin ay yung physical at mental health mo. Sa career, ang ilan sa inyo, hindi ka masaya kasi sobrang pagod mo at saka may pagsisisi na may mga trabaho kang tinatanggap na hindi mo naman pala magagawa. At ang advice ng mga cards ay maging lesson ito sa iyo na kunin mo lang yung makakaya mo kahit na gipit ka sa financial. Ang advice ng mga cards ay walang permanente sa mundo kahit ang problema mo. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay huwag mong hayaan na mag-suffer ang relationship nyo ng person mo. Kasi pagsisisihan mo to sa huli. Bago pa mahuli ang lahat, bumawi ka na sa mga pagkukulang mo.
Hindi lang naman kasi material ang importante sa mundo. Sa mga single, may potential person na nakalaan para sa'yo. Malapit lang siya. Pero kailangan ayusin mo muna yung sarili mo kung meron kang mga negatibo sa nakaraan. Single ka man or nasa relationship, yung person mo kaya nagkakaroon kayo ng problema or nagkahiwalay kayo dahil na rin sa financial issue o kaya health issue. Ang ilan, yung person mo hindi na nagpaalam umalis na lang. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards ay alamin kung ano yung punot dulo ng problema at simulan mo itong harapin or bigyan ng solusyon. Ang ilang single, merong relasyon na hindi natapos. Kumbaga yung person mo, inabandon na yung relasyon nyo. Kaya nahihirapan ka na makamove on kasi wala ngang closure. Ang ilan na nasa relationship, ang advice ng mga cards ay kailangan mag-usap kayo ng person mo, harapin yung problema at pagtibayan ang relasyon. Six of Wands, the Hierophant at Eight of Wands. Ito ang mga cards para sa ano ang naiisip o nararamdaman ng person mo. Ang iniisip ng person mo ay achievement at saka yung patungkol sa Diyos at yung pagkakataon niya para makapagpahinga. At saka ang ilan sa inyo, ang person mo ay family-minded. Nag-iisip siya kung saan kayo magta-travel, saan pupunta para maging happy at saka mawala yung stress nyo. Ang ilan sa inyo sa financial ay magiging maganda yung estado ng financial mo, solid. At dahil dyan ay magiging maganda yung reputasyon mo sa ibang tao. At nagbibigay ang mga cards na ito ng warning para sa mga tao mapagsamantala dahil sa nakikitang tagumpay mo. Ang ilan naman sa inyo, hindi nagiging maganda yung takbo ng financial. Kumbaga, gusto mo naman mag-save, nakakapagtabi ka naman, kaya lang nakukuha mo din ulit. Dahil parang feeling mo, ang bilis mawala ng financial sa iyo. At ang advice ng mga cards ay, i-manage mo ng tama yung financial mo para sa kailangan at hindi kailangan. Sa ilang single, may potential person na very confident. Hindi siya takot na ipakita sa maraming tao yung totoong nararamdaman niya para sa iyo. Matagal nang may gusto itong person na ito sa iyo at hindi siya nahihiya kahit na may mga taong nakatingin sa inyo. Sa mga single, may attractive person ka makikilala. At ang advice ng mga cards ay huwag ka masyadong mag-expect sa relasyon. Kung ano yung nangyayari sa inyo, yun yung pagtibayin mo para magtagal ang relasyon na bubuoin nyo. Para sa mga nasa relationship, ikaw at ang person mo ay yung sinusuportahan nyo yung isa't isa at saka may stability yung relasyon nyo ng person mo. Dahil sa maganda yung relasyon nyo, habang tumatagal yung panahon, mas lalo pang tumitibay ito. Ang ilan na nasa relationship ay magkakaroon ng engagement o kaya baby. Kahit na nagkakaroon man ng challenge, maharap nyo ng person mo yung problema together. Ito naman yung mga cards para sa advice. Knight of Cups, Ten of Swords, at Five of Wands. Ang advice ng mga cards, kung meron kakulangan sa buhay mo, itry mo din yung mga ibang oportunidad na dumarating sa buhay mo. Sa unang tingin kasi,
hindi mo makikitaan ng potensyal. Pero kapag sinubukan mo at nag-effort ka, dun unti-unti na hindi mo aakalain na ito pala yung magbibigay sa'yo ng chances at saka mga bagay na ikaw ang unlad ng buhay mo. Sa bawat desisyon na gagawin ay kailangan maging wise at saka pag-isipan mo ng mabuti. Kailangan mong mag-observe at saka gamitin mo yung isip mo. At saka wala namang masama kung meron kang gustong subukan. Lalo na kung gusto mo tong bigyan ng effort kasi magkakaroon ito ng progress at magiging worth it yung ending. Ang ilan sa inyo sa health ay good news, may magandang kalusugan. Pero para sa ilang Leo, kapag meron ka ng nararamdaman, huwag mong hintayin na lumala ito. Magpa-check up ka na. At ang ilan sa inyo ay makakasurvive sa anumang illness or injury. Sa mga nasa relationship, good news ang cards na ito. Na ang ibig sabihin, ikaw at ang person mo ay in love sa isa't isa kahit gano'ng nakatagal ang relasyon nyo. Pero ang ilan na nasa relationship, alam mo na na mauuwi sa break up ang relasyon nyo ng person mo. Kasi may mga problema na eh na nangyayari. Pero guys, base sa mga cards, kailangan alamin mo muna yung punot dulo ng problema. Kasi ang ilan sa inyo, kulang sa intimacy o kaya boring ang relasyon na pwede namang maresolbahan. At saka kailangan din ng communication para makokontrol nyo pareho ng person mo yung temper. Para alam mo kung ano yung totoong nangyayari. Hindi ka mag-iisip ng kung ano man para walang misunderstanding. At hanggat maaari ay mag-usap ng kalma para pareho nyong maririnig yung side nyo or problem. At ang advice pa ng mga cards para sa mga nasa relationship ay kailangan mag-work together kayo ng person mo para ma-improve yung connection yung dalawa. Sa mga single, ino-encourage ka ng cards na ito na makinig ka sa kung ano yung sinasabi or tinitibok ng puso mo. Kasi ang ilan sa inyo may person na magugustuhan ka eh. Hindi ka pa aware or aware ka man, pinipigilan mo yung sarili mo. At saka ang ilang single, kahit hiwalay na kayo ng past person mo, importante pa rin siya sa iyo. Kumbaga hindi mo siya makalimutan pa. At saka ang ilang single, wala ka naman ginagawa. Pero napaka-charming mo. Maraming person na nagkaka-interest sa iyo, anuman ang gender mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Alam niyo guys, marami akong kaibigan na Leo. Hindi ko pa nakitang naggalit or nagwala. Ang weakness lang ay yung madaling maniwala. At merong seloso at selosa. Binabase ko lang sa mga nakasalamuha ko at kaibigan na Leo. Ito naman ang angel number mo. 8888. Everything will happen for you all of a sudden, and you'll be thankful you didn't give up. Blessings are coming. Type 8888 if you believe. 11:11. God is planning something good for you. It may be a job, it may be a marriage, or it may be a breakthrough. Just claim it and receive it. 6:6. You are moving into your best life. The transformation to abundance has begun in all areas of your life. Get ready for good luck and fortune to shower down on you.